Ate, kailan ka po babalik dito? Miss na talaga kita. Malungkot nang umiti ako. Nakakalungkot tignan ang hitsura niyang malungkot. Maski ako ay miss na rin siya. Sobra-sobra. Kung pwede nga lang sunduin ko siya roon at dalhin dito, ngunit hindi pa pwede. Huwag kang mag-alala, sabi ko naman sa'yo dadalhin kita rito sa Maynila kapag nakaipon na ako, diba? Para magsama na ulit tayo. Tumango siya at ngumiti, ngunit may lungkot pa rin sa kanyang mga mata. Panigurado'y sawa na siya sa ganyang dahilan ko. Opo, ate. Sagot niya. Kumusta ka na po dyan? Hindi ka po ba nahihirapan dyan? Hindi ka po sinasaktan? Masaya ka po ba dyan? Nakangiting tumango ako. Nakagagaan sa loob ang mga tanong niya. Hindi man kami magkasama sa ngayon, ngunit parang kasama ko na rin siya dahil sa mga ganyan klase niyang tanong. Tila tunog matanda siya kaysa sa akin. Ayos naman ako rito, Andoy. Saad ko. Maganda ang trato ng mga tao rito sa akin. Ikaw, kumusta ka dyan? Kumusta ang pag-aaral mo? Nahihirapan ka ba? Umiling siya. Hindi po, ate. Lagi nga po akong napupuri sa klase dahil ang sipag ko raw. Tapos sabi pa ni sir ay napakabait ko rin daw. Abay, mana ka yata sa akin. Nagtawanan kami. Hindi mawala ang ngiti sa labi ko habang pinapakinggan ang nakakawili niyang pagkwento ng mga kaganapan sa kanya sa paaralan. Nakakatuwa siyang pagmasdan dahil kahit papaano ay ayos naman pala siya. Nais ko na talaga siyang dalhin dito. Gustong gusto ko na. Ngunit sa ngayon hindi ko pa kaya. Hindi pa pwede. Wala pa kasi akong sapat na pera para sa aming dalawa upang mabuhay dito sa Maynila. Wala pa akong bahay na pwedeng tirahan namin na malapit lang dito sa mansyon nila, sir. Para natitignan ko siya at malalaman ko agad kung magkakaproblema. Naisipan ko sana kina Tia Lena, ngunit masyado na silang marami roon para dumagdag pa kami. Wala pa rin akong sapat na pera na ipon kung sakaling dalhin ko nga siya rito. Ipinadadala ko kasi ang kalahati ng sweldo ko sa kanya para pang gastos at tulong na rin kay Tia Andingan sa pagkupkup niya sa amin. Ang kalahati naman ay hinahati ko sa ipon ko, sa gastos at pag-abot din kahit papaano kay Tia Lena. Kaya ngayon ay hahayaan ko muna na ganito ang sitwasyon naming dalawa. At least ay maayos ang pareho naming kalagayan. Ikaw na naman ang gumagawa niyan? Anang boses ni Sir. Natigilan ako sa pagpupunas ng lababo at nilingon ang kakarating lang na si Sir. Naglalakad dito palapit sa akin. Humarap ako sa kanya. Good evening po, sir. Gusto niyo pong kumain? Tinitigan niya ako na parang may mali sa sinabi ko. Naghintay ako ng ilang saglit ngunit wala talaga siyang imik. Tumigil siya sa paglalakad nang nasa harap ko na siya. Tumayo lang siya at wala pa rin sinasabi. May problema po ba? Tanong ko nang hindi niya sinagot ang tanong ko. Busog ka na po? Pagod? Say my name. Nabigla ako sa sinabi niya kaya hindi ko ganun naintindihan yun. Po? Imbis na sabihin ang sinabi niya ay humakbang siya ng isa pang hakbang. Dahilan para mawala ang espasyo sa aming dalawa. Napapikit ako nang ilapit niya ang mukha sa akin. Akala ko ay hahalikan niya ako sa labi ngunit naramdaman ko ang mainit niyang halik sa aking noo. Napadilat ako at napatingin sa kanya. Umayo siya ng tayo. I said, say my name. Pangalan niya? Sabihin ko ang pangalan niya? Bakit naman? Tinitigan ko siya. Minsan talaga hindi ko alam kung anong tumatakbo sa utak niya. Sir Lucas? Nalilitong tanong ko. Sir? Nakataas ang kilay na saad niya. I told you to call me by my name if it's just the two of us, right? Tumango ako. Oo nga pala, nakalimutan ko. Yes, sir. Ay, Lucas pala. Pagtatama ko. Gusto mong kumain? Imbis na sagutin na naman ang tanong ko ay bigla na lang niyang binuka ang mga braso niya. Tinatawag ako para yakapin siya. Ano bang nangyayari sa kanya? Bakit ganito siya umakto ngayon? Yakap, Lucas? Tanong ko para makasiguro. Tumango siya. I miss you. Hug me. Walang salitang niyakap ko siya. Naramdaman ko ang pagyakap niya pabalik sa akin. May naamoy din akong kakaiba sa kanya. Inangat ko ang ulo para tignan siya sa mukha. Lasing ka? Umiling siya. Nope, we just had a few drinks, darling. Gusto mo nang matulog? Hatid na kita. Tumango ulit siya.
Yes, please. Napangiti ako. Ang cute niya. Para siyang batang kumilos ngayon. Okay, tara. Hihiwalay na sana ako sa kanya pero hindi niya ako pinakawalan. Lucas, halika na. Paano tayo makakapunta sa kwarto mo kung nakayakap ka pa rin sa akin? Bitaw na. Hindi siya bumitaw. Mas lalong humigpit ang yakap niya sa akin sa kapinatong ang baba sa balikat ko. Gusto pa kitang kayakap. Bulong niya. Akala ko ba gusto mo nang matulog? Tara na para makapagpahinga ka na. Bitaw na. Umiling na naman siya. No, I want us to stay like this. I want you to hug me and you should want me to hug you too. Napatawa ko ng mahina. Parang tunog bata siya na naagawan ng candy. Kinuha ko ang mukha niya at pinagsaklob ang mga palad sa magkabilang pisngi niya. Dahilan parang umuso siya. Hindi ko naman mapigilan na mapangiti dahil ang cute niya ngayon. Ganito pala siya kapag lasing. Mabuti na lang at sinundo siya kanina ni Mang Kaloy. Kailangan na nating umakyat sa kwarto mo, okay? Malambing na sabi ko. Huwag nang makulit, Lucas. But darling, huwag na pong makulit. Inalis ko ang kamay sa mukha niya at saka tinanggal ang kamay niyang nakayakap sa akin. Kinuha ko ang kanang kamay niya at pinagsaklob ang mga palad namin. Ayan, hawak na kita. Tara. Para siyang napipilita na tumango. You'll sleep with me tonight? Umiling ako. Hahanapin ako ni Akisha. Kailangan niya ako. I need you too. I need your care, your hug, your presence, and you. Sleep with me tonight, darling, please. Natawa na naman ako. Sige na, tara na. Inalalayan at ginabayan ko siya sa paglalakad. Mabigat siya ngunit hindi naman gaano kaya maayos kaming nakarating sa kwarto niya. Pulos bulong nga lang siya na hindi ko maintindihan. Tinulungan ko siyang humiga sa kama niya. Halatang lasing siya, ayaw pang aminin. Don't leave me here alone, darling. Niyakap niya ako. I can't sleep without you here with me. Tatanggalin ko lang ang sapatos mo. Anik ko saka tinanggal ang sapatos at medyas niyang suot. Hindi ka na ba magpapalit? Hindi ka ba naiinitan sa suot mo? Baka madumi na yan. I'll just remove this. No need to change. Sinubukan niyang buksan ang butones na suot niya. Tulungan na kita. Lumapit ako sa kanya at ako na ang nagpatuloy sa paghubad ng damit niya. Mabuti na lang at may suot siyang sando. Next pants, darling. Lasing na sabi niya. Napalunok ako. Don't tease me, darling. I'm too tired. I can't give you pleasure tonight. Aniya, namula na naman ako. Hindi ko po sinasadya. Tinanggal ko ang pantalon niya. Tanging kulay pula na boxer na lang ang suot niya. Kinumutan ko ulit siya kahit napawis at kinakabahan ako. Tatayo na sana ako nang umusod siya sa kabilang gilid ng kama at nagbigay espasyo bago tinapiki yun. Sleep here, darling. Let's sleep. Wala akong ginawa kundi sumunod sa sinabi niya. Hindi pa man nakakahiga ng tuluyan nang yumakap siya sa akin. Hindi siya hubad ngunit damang-dama ko ang init ng katawan niya. Napalunok ako. Siniksik niya ang mukha niya sa gilid ng leeg ko. Dama ko ang hininga niyang tumatama sa leeg ko. May kung anong nagwawala sa tiyan ko dahil doon. Nagiinit din ako. You smell so good always, darling. Bulong niya. Matulog na tayo. May pasok ka pa bukas. Don't be like that, darling. You sound like you're moaning. Hindi ah. Depensa ko. Good night na nga. Natawa siya at lalong siniksik ang mukha sa leeg ko. Good night, darling. Magsasalita na sana ako nang matigilan ako sa sunod niyang sinabi. I love you, Shanika. Tila nabato ako sa sinabi niya. Ano raw? I will always love you. Si Ma'am Shanika ba ang tinutukoy niya? Akala niya ba ako si Ma'am? Buong magdamag akong hindi pinatulog ng pag-iisip. Hindi ako ganun nakatulog sa kakaisip sa huling sinabi ni Sir. Tinitigan ko lamang siyang mahimbing na natutulog sa tabi ko habang ako'y nilalaman ng mga tanong sa isipan. Akala niya ba ako si Ma'am Shanika? Dahil balasing siya kaya niya yun nasabi? Baka nga dahil sa kalasingan kaya niya yun sinabi? Kasi nitong mga nagdaang araw ay hindi ko narinig na lumabas sa bibig niya ang pangalan ni Ma'am Shanika. Noong umuwi kami ay hindi ko na narinig na binanggit niya ang pangalan ni Ma'am Shanika. Pero kagabi sinabi niya,
Bakit kaya? Ayos ka lang ba? Anang boses ni Manang. Natigilan ako sa pagliligpit ng pagkain ng marinig ang boses ni Manang. Sumulpot siya sa tabi ko at kinuha ang mga pinagpatong-patong kong mga plato. Parang puyat na puyat ka. Aniya, hindi ka na naman ba pinatulog ng maayos ni Akisha? Nako, ang batang yun talaga. Umiling ako at dinampot ang mga baso. Hinarap ko siya. May tanong ako, Manang. Tinignan niya ako. Bakit? May problema ka ba? Tungkol sa kapatid mo. Umiling ilang ako. Hindi po, iba po. Ha? O edi ano ba? Tungkol saan? May napanaginipan po kasi ako. Hindi ko alam kung tamang magsinungaling ako sa kanya, ngunit hindi ko rin naman masabi ang totoo dahil nahihiya ako. Saka wala naman kaming relasyon ni Sir. Ano ba kami? May kami ba? Parang. Anong tungkol sa panaginip mo? Nakuha ni Manang ang atensyon ko pabalik. Masama? Tungkol sa iyo. Umiling ulit ako. Hindi po, pero ano? Ano po, ganito po. Teka nga, kumalma ka muna. Maupo ka muna at mag-relax. Huminga ka ng malalim para maayos mong masabi sa akin. Kinuha niya sa akin ang hawak ng mga baso at saka ako inalalayan na makaupo. Binabari niya ang kinuhang mga plato at inusod ang upuan sa harap ko saka paharap na umupo. Ano ulit iyon? Anong nangyari sa panaginip mo? Tanong niya. Huwag kang kabahan, okay? Huminga ako ng malalim, hindi ko alam ngunit parang naiiyak ako. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Hindi ko alam. May babae po kasi sa panaginip ko na may karelasyong lalaki tapos po yung lalaki ay may naunang asawa ngunit namatay na. Tutok na tutok ang mga mata sa akin ni Manang. Tumango siya. Tapos, anong nangyari? Ayun po, habang sila nung bagong babae ay parang iniisip pa rin ng lalaki ang dati niyang asawa. Ano pong mararamdaman niyo roon? Magagalit po ba kayo o hindi? Natahimik siya at napatitig sa akin. Tila nag-iisip ng isasagot. Kinakabahan na naman ako. Pakiramdam ko ay may hula na siya kung anong tinutukoy ko pero tinikom ko pa rin ang bibig. Saka wala namang maling magtanong, hindi ba? Magagalit? Patanong na saad niya. Parang medyo. Kasi kung may bago na pala siya, dapat ay nakapokus na siya roon sa bago at kinalimutan na ang dati. Kasi hindi naman siya papasok sa bagong relasyon kung hindi niya na nakalimutan ang dati, hindi ba? Nakalimutan na nga ba ni Sir si Ma'am Shanika? Pero bakit binanggit niya ang pangalan niya gayong ako naman ang kasama niya? Hindi ko man nakilala sa personal si Ma'am Shanika, ngunit sigurado akong malayong malayo ako sa kanya. Sa mukha pa lang ay lamang na si Ma'am Shanika sa akin, kaya bakit tinatawag ni Sir ang pangalan niya kagabi? Namiss na ba niya si Ma'am Shanika? Natahimik ka riyan. Nabalik ako sa wisyo nang hawakan ako ni Manang sa balikat. Huwag mo nang isipin yun. Panaginip lang naman, hindi ba? Ngumiti siya ng makahulugan. Ika nga ng iba, kung anong nangyayari sa panaginip ay kasalungat ng nangyayari sa realidad. Kaya huwag mo nang isipin yun. Hindi yun mangyayari sa'yo. Agad akong umiling sa huling sinabi niya. Hindi naman sa akin, Manang. Napanaginipan ko lang naman po. Ngumiti siya sa akin sa kamarahan na hinaplos ang bisngi ko. Huwag ka nang mag-alala, okay? Tumango ako. Opo, Manang. Sumapit ang gabi na kami na lang dalawa ni Melang natira sa paghuhugas. Kasama sana namin si Cecil, ngunit sabi niya ay may gagawin pa raw siya, kaya kaming dalawa na lang ni Mel ang naiwan dito sa kusina para mag-ayos at maglinis. May problema kayo ni Sir? Nabalik ako sa ulirat nang nagsalita si Mel. Hindi ko gano'n naintindihan dahil kung saan-saan napunta ang isipan ko. Ha? May problema nga. Nakangiting saad niya. Siya ang naguhugas habang ako ay nakatayo lang at inihintay na matapos siya para mapunasan ang mga hinugasan. Anong problema niyo? Problema? Nino? Naguguluhan na tanong ko. Natawa naman siya. Lutang ka, girl. Ikaw siyempre, sino pa bang kausap ko? Napakamot ako sa pisngi. Wala naman akong problema, Mel. So, sabi ko sa'yo huwag ako. Lahat malilin lang mo pero ako hindi. Umiling pa siya. Lutang ka at wala sa sarili mo buong araw kaya. So, anong gumugulo sa isip mo?
Huminga ako ng malalim. Wala akong takas kay Mel sa ganitong klaseng pagkakataon. Katulad nga ng sinabi niya, lokohin ko na ang ibang kasama namin, huwag lang siya. Paano niya kaya nalalaman na may dinadala akong problema kahit hindi ko naman nababanggit yun sa kanya? Huy, ano na? Aabuti na tayo ng bukas kung hindi ka magsasalita riyan. Hindi naman kasi problema, parang ano lang. Ano? Ano bang tawag doon? Tampo? Nagtatampo ba ako kay sir? Ano lang? Umiling na lang ako, hindi ko alam ang tamang tawag. Wala nga, bilisan mo na lang dyan para makaakyat na tayo. Okay, palalampasin kita ngayon kasi inaantok na rin ako pero bukas ha? Ichika mo sa akin yan. Oo na, bilisan mo na. Sabi mo yan ha? Pulos pa rin siya tanong habang tinatapos namin ang ginagawa. Hindi ko naman maitatago na talagang ginagambala ako ng aking isipan sa sinabi ni sir. Ewan ko kung bakit. Pilit ko namang inaalis iyon at huwag nang isipin ngunit ayaw talaga. May kung anong kumikirot sa dibdib ko sa tuwing maaalala ang sinabi niya. Nalulungkot ba ako o nagagalit sa kanya? Hindi ko alam. Third person point of view. Nasa kalagitnaan ng pagtulog si Andeng nang naalimpungatan siya dahil may kung anong kumakagat sa tenga. Hindi siya nagmulat ng mga mata at hindi iyon pinansin sa pag-aakalang ang batang si Akisha lamang iyon at kinukulit siya. Akala ni Andeng ay tumigil na ito sa pagkagat sa tenga niya, ngunit maya-maya lang ay may kumagat na naman. Akisha, matulog na tayo. Mahinang saad niya. Napatawa si Lucas sa reaksyon niya. Hindi siya naglikha ng ingay upang hindi magising ang babae. Kinagat niya muli ang tenga nito at saka bumulong. I'm not Akisha. Bulong niya. Mabilis na nagmulat si Andeng ng mga mata nang marinig yun. At doon bumungad sa kanyang amo na suot pa ang office attire nito na bahagyang nakayukod sa kanya. Ngumiti ito. Sorry, sinadya ko talagang gisingin ka. Nakangiting saad ni Lucas. Are you tired already? You can go back and sleep again. Sorry if I disturb your sleep. Umiling si Andeng at saka nagtanggal ng muta sa mga mata bago dahan-dahan na umupo. May kailangan po ba kayo, sir? Tanong niya sa amo. Umupo siya sa kama paharap kay Lucas. May ipagagawa po ba kayo? Umiling si Lucas at umupo sa harap niya. Tumitig ito sa kanya ng may ngiti. Nothing. Just wanted to say my good night to you. Nanumbalik sa isipan ni Andeng ang mga katagang dahilan kung bakit siya wala sa sarili sa araw na yun. Hindi niya inalis ang tingin sa amo. Mukha namang masaya ang nasa harap niya. Walang bakas ng lungkot o pagkamis. Hey! Pinitik ni Lucas ang mga daliri ni Andeng nang tumitig lang ito sa kanya. Go back to sleep, mukhang inaanto ka pa talaga. Tumayo siya. Babalik na rin ako sa kwarto ko. Kumain ka na po ba? Tumango si Lucas. Yes, don't worry. Ngumiti siya. Namula si Andeng. Tumayo siya at hinarap ang amo. Ilang di pa lang ang layo ng katawan nila sa isa't isa. Naglaban sila ng tingin habang tahimik ang kwarto. Kusang kumilos ang mga kamay ni Andeng at saka iyon niyakap sa amo. Napangiti naman si Lucas sa ginawa niya. You really miss me that much, ha? Huh? Hindi nagsalita si Andeng. Nais niyang tanungin ito tungkol sa sinabi niya kagabi. Nais niyang masagot iyon para hindi niya naisipin pang muli. Ngunit hindi mabigkas ng bibig niya ang tanong. Hinalikan ni Lucas sa ibabaw ng ulo si Andeng. I miss you too, darling. Can you go with me tomorrow? Napaalis ng yakap si Andeng sa amo. Po, saan? Wala kang pasok? Meron, sa Boracay ang meeting namin with some investors. Saad ni Lucas. I don't have anyone with me, so can you go with me tomorrow? Hindi ko po alam. Nagtatanong na sabi niya. Papayagan niyo po ba ako? Natawa si Lucas. Kaya nga kita niyayaya eh. Of course, papayagan kita. Tumango si Andeng. Okay po Lucas, sasama ko sa iyo bukas. Ngumiti si Lucas saka hinawakan si Andeng sa mga pisngi at hinalikan siya sa lobby. Nagtagal ang halikan nila ng 5 minuto. Pareho silang hingal nang ilayo ni Lucas ang lobby sa mga labi ni Andeng. Pinatong ni Lucas ang noo sa noo ni Andeng. I don't know what you did to me that I always want you. Bulong nito na tila nalasing sa halik ni Andeng. You're like drugs to me. I'm addicted to you, darling.
Napatitig si Anding sa amo. Kita niya sa mga mata nito ang nagliliyab na pagkasabik. Ngunit kita niya rin kung paano niya yon labanan. Mabilis na hinawakan ni Anding ang batok ni Lucas, saka siya hinigit palapit at hinalikan. This time, humawak na si Lucas sa bewang niya at hinapit siya palapit. Nagtama ang katawan nila habang patuloy sa paghahalikan. Dahan-dahan na ginabayan ni Lucas si Anding para makasandal sila sa pader. Ni hindi nila pinapansin ang natutulog na si Akisha sa kama. Tila wala silang pake sa presensya ng bata at kahit pa magising ito dahil tuluyan na silang kinain ng init. Lower down your voice, darling. Akisha might hear you. Ani Lucas at saka muli siyang hinalikan. Mabilis na natanggal ni Lucas ang suot ni Anding. Tanging underwear na lang ang natitira sa kanya. Si Lucas naman ay boxer. Bumaba ang halik ni Lucas sa leeg ni Anding pababa sa dibdib niya. Tinakpan ni Anding ang dibdib gamit ang isang kamay, habang ang isang kamay ay kumapit sa buhok ni Lucas. Ilang minuto pa ang lumipas ay pinagsaluhan nila ang init ng kanilang katawan.